Yo sa mga kaibigan, this is your boy Jeriel, this is my channel JK Vlogs. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano magmukhang Super 8 film yung mga videos na kuha nyo sa camera nyo ngayon. Ito yung magiging kalalabasan niya after following this tutorial. This tutorial, gagamit tayo ng mga overlays. So, whatever software you're using Premiere Pro, you're using DaVinci Resolve, or you're using Final Cut Pro, you can follow along kasi madaling-madali lang kasi overlays lang yung gagamitin natin. Tapos, dalawang effect na makikita din ninyo sa mga software na gamit nyo ngayon. First things first, prepare your clips. So, ito yung tatlong clips ko na napili. By the way, meron tayong mga assets na gagamitin, mga overlays. So, don't worry kasi itong mga overlays na to, meron akong link na ibibigay para ma-download nyo ito. Para if you're going to follow this tutorial para sa mga videos nyo, magagawa nyo. So, bali, yung unang gagawin natin, ang i-overlay natin is yung old film grain. So, drag and drop natin. Drag muna natin sa itaas. As you can see, wala tayong nakikita. Just change the blending mode or yung composite niya. Composite mode. If you're using DaVinci Resolve, gagawin nating screen. So as you can see, nakikita na yung footage. After mo ma-adjust yung blending mode, pwede mong i-adjust yung opacity. Depende sa taste mo. So let's just say around 50%. Tapos next na overlay na ilalagay natin is yung flicker para magmukhang nasa projector. So as you can see, wala tayong nakikita. Adjust ulit tayo ng blending mode, yung composite mode mo. Soft light. Gagawin nating soft light. So, yun, soft light. So, kung masyadong contrasty yung naging resulta niya, adjust yung opacity. So, adjust natin yung opacity para di masyadong contrasty yung result. So, bali, next overlay na ilalagay natin is yung 8mm na frame. Lalagay natin to. As you can see, wala din tayong nakikita. So, again, change the blending mode or yung composite mode mo into darken or darker color. Pwede yan. So far, nakikita na siya. Yon. Tapos nito, maglalagay tayo ng film grain. So, film grain again on top of the three overlays na nalagay na natin. So, gagawin natin screen or no. Soft light. Soft light pala. You can also adjust. So, let's just say around 50%. So, meron na tayong Super 8 look para mas gumanda siya. Lalagyan natin ng film burn. Lagay tayo ng konti sa start. Lagay natin. Para makita siya, yung blending mode, ginawa kong add. Yun, tapos reduce lang konti. Yun. Bali, yung Super 8 na film, 18 FPS lang kung kumuha. So, in this case, smooth na smooth yung kuha natin kasi naka-slow mo. Ang gagawin natin, meron tayong effect na ilalagay. So, in this case, if you're using Premiere Pro, ang effect na yon is posterized time effect. Dito sa DaVinci Resolve, walang posterized time effect. Pero meron siyang sort of equivalent na effect. Ito yung tinatawag na time stretcher. So, disable muna natin yung lahat ng overlays na sa ibabaw. Tapos, click natin yung clip. Tapos, let's go sa Fusion. Hanapin lang natin sa effect yung time stretcher. Stretcher, add. Tapos pagka-add mo, right-click source time, expression. Tapos sa expression, type mo floor, open parenthesis, time, forward slash, four, close parenthesis, tapos asterisk 4. So yon. So bali, magmumukha na siyang choppy para ma-emulate natin yung Super 8 na look. So, in this case, actually, meron akong ginawang macro para meron akong shortcut na tinawag kong posterized time effect din. Pero sa wala pa nito, sundin nyo na lang yung time stretcher na ginawa ko. Same lang din kasi ito. Ginawa ko lang na preset para madali na lang. Tapos nilagyan ko ng posterized time effect. So, add ko na lang yun. Automatic maglalagay na siya nito. So, let's enable every overlays above. Maglalagay tayo ng projector sound. So, itong projector sound para lang siyang mag-add ng vintage feel. Kasi, ika nga, sa isang video, half of the experience is
the sound. Kahit gaano kaganda yung video, kung hindi matching sa sound, hindi rin magiging effective yung video mo. So, meron tayong ginawang projector sound effect, tapos meron din isang parang vintage music na magpiplay. So, as you can see right here, yon. And aside from that, if ever kung yung video mo is masyadong sharp, so ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng blur, yung Gaussian blur. So dito sa effects ng resolve, merong Gaussian blur. Add lang tayo, click and drag, tapos open effects. Adjust lang natin para hindi masyadong blurry. 0.093 siguro. Okay na ako sa 0.093. Natapos na natin. So, ito yung magiging final look niya. Yun. So before ending this episode, I just would like to add something. Para magmukha talagang legit Super 8 look, try to use videos na handheld lang para organic tingnan. Hope you've learned something out of this tutorial today. If you find value out of watching this video, please do not forget to subscribe. Share nyo na rin yung video kung nagustuhan nyo. Anyway, again, this is your boy Jeriel. This is my channel, JK Vlogs. Bye-bye.